Imagine yung naisura niya before. Ready ka na? Okay. 1, 2, 3, open your eyes. Wow! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang makeover natin is itong 32 square meter condo and ang owner is si Leah. So, ito yung unit mo ngayon. Dito, like newly acquired unit to. Yes, kaka-acquire lang namin 2 months ago. So, anong functionality ang kailangan mo for this? Ang pinaka-important sa akin is my study space kasi I will be studying a lot. Law student. And I think another important thing is my space yung cats ko because I have 2 cats. Oh. So, syempre gusto ko may space na to. Very comfy sila. Yeah. Let's go! So, parang ano, wala pang nagaganap. Ito pa yung gamit. Ngayon, ang iiwan lang dito yung mattress. The rest, kailangan pull out. Ayan na! Natanggal na siya. Hindi pala siya yung nakadikit na vinyl. So, mas madali itong gawin. Yehey! Yehey! Tapos na! Tapos na! Tapos, ang liwanag na ng buhay. Tinatanggal na natin lahat ng mga bagay-bagay. So, like storage space, enough na ba tong existing closet or I need more. Gusto namin yung mukha siyang hotel pero maraming storage kasi syempre ang dami kong gamit. True. So in terms naman sa look, okay. Anong ano mo? Personally, takot ako sa kulay. Gusto ko yung neutrals. Pero, okay. My favorite color is sage green. Kasi actually, nag-send siya ng pegs. Sabi ko, patingin ko sa pegs niya, ba't medyo iba-iba? Hindi, kasi yung una white. Tapos yung isa biglang may peach. Tapos yung isa biglang may green. Gusto ko kasi yung vibe lang nila. Parang yung vibe. Warm. Actually, gusto ng dad ko, medyo mukhang hotel. Okay. Tapos ako naman gusto ko yung medyo mukhang Korean. So, hindi ko alam parang combined. Combined in a sense. Hotel Korean vibe, gano'n. Yun yung goals natin dito. So, ito yung plano natin design para sa space. Ito yung sa bedroom area niya. Dito sa corner, dyan yung work area kasi importante sa kanya yung desk. Tapos, so yung bed, iikot natin ng paganyan yung layout. Then, may storage na niyan lahat sa ilalim. Yung itsura niya, magiging mukhang L yung kama tsaka yung wood. Tapos, may palay tayo dyan, may pakunting artwork. Then, dito sa kabilang side, so, pa-bed to. Dito may mirror. Dito may storage kasi kailangan niya madaming storage. Ang lapad ng hallway natin. Tapos dito ko lalagay yung coffee nook. Tapos syempre, tatayos natin tong kitchen niya. So, ano kasi to? One bedroom na nagde-divide siya ng may glass door, di ba? So, for this would be the bedroom area mo. Pero for here, like, ano pang ibang function na kailangan natin? So, dalawa kami titira dito. So, ideally, yung living room, pwede rin siya ma-convert into a bedroom at night. Okay, so may sofa bed type, mm-hmm. Ganyan. I make my own coffee, so I take joy in that. You know, relaxation. Ako rin, I love it. So gusto ko may space there for my coffee. Okay, may coffee station. Ano yung coffee machine mo? Or anong? Ano na siya, parang Nespresso. Ah, okay, pareho tayo. So hindi kailangan na sobrang laki. Hindi kailangan sobrang laki. Basta very, ano lang, perfect na. Isip na ako agad. Dami nang naganap simula nung huling pumunta ako. Napainta natin yung wall. So, magiging ganito yung, ano natin, 2-tone lang na very light lang. And, ayun na yung kitchen. Look, may tiles na. Flooring option. At tabi natin dito sa wall, tsaka in sa cabinet. Tingnan natin ano yung bagay. Ito, masyadong orange. Ito naman, ganda rin. Kaso ang gray, walang warmth. So, final choice. Ito. Yung gitna ng light gray siya, yung sobrang orange. Ayun, no? Ganito. Kunwari, maglalagay tayo ng artwork or print or ganyan. Do you have any images? Or ano yung mas gusto mong ma-happy ka pag nakikita mo? Siguro din ako pala sa colorful mga prints. Sa mga prints. Ang other favorite color ko, I think. Ay! I love it. Sage green and pink. Okay. Yeah, not the paint. Yeah, not the paint. The artwork. The yung mga ganun yung accessories. Pero sa images, like, do you want scenery ba? Or cityscape? Or gusto mo ng cat? Like, anong cats? Cats talaga. Adik. Ano pala to? Hotel Korean cat-inspired condo makeover. But anyway, ayun, na-excite ako sa theme niya dito sa space niya. Na-excite na akong gawin yung look na sinasabi niya. And na-excite na akong bigyan ng bahay yung mga cats niya. We're here! Final decorating day dito.
ganda na niya. Nakatangong mo na yung salamin. Laki ng problema nila. Patagal mo kayo manila sa salamin. Laki. So, paano nyo tatanggalin nyo na sa likod? Pero okay lang naman. Okay lang naman. Basically, that matapos na natin lahat ng mga kabit-kabitan ngayon. Tapos, magpapalinis na lang tayo. And, mag-shoot na tayo the next day. Kaya yan. Yung door nitong cabinet na yan, si spray paint ko nitong green. What's up is down, what's left is right. Ayan na yung flooring natin, look. Grabe, ang fresh na niya. Tapos, furniture. May mga ilan-ilan frames tayo na ilalagay dito, of course. Hinanap mo talaga itong mga image na to kasi nga diba ang gusto niya dito is pink and green, parang sage green. Tapos, syempre maraming cat. Nag-print muna tayo ng photo ng dalawang cat niya. Dito natin nilagay sa entry, sila-sila yung diba. Tapos, meron tayong ganito for the pink and leaves. Tapos, look, sobrang cute. Nag-inap talaga ako ng illustration na kamukha ng pusa. Meron sa dito coffee nook and ito yung lalagay ko sa ibabaw niya. Thank you. Ay, tawa lang itong image na ito, tapos nilagyan ko lang ng font na ganyan para may drama. So, bumili ako nitong pants. And pants, cute po. Pink and green. Meron tayong baso, mga plates, ganyan. Ay, baliktad. Hindi. Basta dito may center sa curtain. Finally, tapos na natin tong makeover dito sa Korean Hotel cat-inspired condo natin. And sobrang yung cute talaga. I'm so excited to share with you. Kaya, alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito sa unit, dito sa left, meron tayo ditong space na nilagyan natin ng hook. And dito naman sa right, nagpa-install ako dito ng storage cabinet dahil sayang yung space. So, open lang siya kasi lalagyan to ng cleaning supplies, walis, dustpan, ganyan. And dito, nilagay natin yung photo ng dalawang cute niya na cat. And nakaangat to dahil dito sa ilalim, maglalagay tayo ng cat litter niya or pwede rin sa CR. So, yun yung mga options nila dito. Isa sa pinaka-request niya rin talaga dito is additional storage kasi kaisa-isa lang yung cabinet dito is yung closet dun sa bedroom area. Kaya, ito yung nilagay ko dito. Ito kasing hallway, sobrang lapad. Like, parang sayang yung space. So, parang kung hindi kailangan natin i-maximize. As in, ano siya talaga lahat. Buot to, ganyan yung mga storage niya. Sobrang dami niya talagang malalagay dito. And, kiniprint lang natin siya na white lang para very fresh lang, very clean lang yung look. Yung hindi siya nakastorbo sa mata. And another request niya talaga is a coffee nook. Sobrang na-happy ako dahil sabi niya, na-enjoy daw niya gumawa ng coffee. Part din ng ritual niya. Pagising niya, ay parang ako gets na gets ko yan. Like, na-enjoy ko rin yan. Kaya binigyan ko siya dito ng special coffee corner niya. So, binili lang natin tong piece na to. So, meron tayong storage dyan sa baba. Actually, originally, yung color nito is all white. Pero katabi na niya tong all white. So, parang ako hindi gusto ko mas maging special to. Meron tayong nilagay dito na artwork na pink lang with the coffee. Tapos, naglagay pa ako dyan ng But First Coffee. Para talagang nandun sa theme niya, ganyan. Nilagay natin dito itong sofa bed na to. Dahil dalawa silang magsistay dito. And sobrang bagay na bagay sa theme natin tong sofa bed na to. Like light wood lang siya, light gray. Tapos tatlo yung setting nito. Pwede siyang ganito, sofa. Meron siyang lounge. Tapos meron siyang bed na setup. As in,
Sobrang yung perfect para sa size niya. Tapos, as you can see, yung buong space, pina-repaint natin siya ng very fresh na color lang. Two-tone to. Itong sa baba is parang warm gray na light pa rin. Tapos, itong sa taas is actually almost white, pero medyo creamy white siya para very cozy pa rin kahit na white siya. Tinapat ko yung height niya dun sa headboard ng bed area natin. Dito sa likod niya, wala lang. Naisip ko lang, like sobrang cute na cute ako dito sa feel ng ganitong mirror na parang ako, okay, di ba Korean vibe, very pa-cute nung mga feel niya. Yung ganun yung aesthetic niya. Nag-experiment lang ako, nilagay natin tong swirly na mirror dito. Tapos, dahil hindi naman ganun kalaki tong living area, like na-maximize niya yung space. And isa sa malaking binago natin dito is yung ilaw. Nagpadagdag tayo ng ilang mga pin light para maging very fresh, very bright nitong space na to. Dito naman sa kitchen, unang-una, naglagay tayo ng backsplash tile dahil before wala, plain lang siya. So gusto ko lang ng square tile na white na malinis, bagay dun sa aesthetic nitong space. Tapos yung grout natin is tan color lang. Nagpalagay tayo dito ng, ayan, cart lang. Gusto ko lang magdagdag ng functionality dahil ang luwag-luwag naman nito. So parang ko, bakit di tayo maglagay dito ng cart? Another functionality na in-add natin is itong rack na to. Para sabitan nila ng pots and pans na nila ko pa sila ng pink at saka ng green na pots and pans na sobrang wala. Talagang kinareer ko yung pagka-pink at saka pagka-green nitong space na to. Sobrang cute. And another thing is itong ilaw natin. Ayan, kasi yun nga itong space na to before, like sobrang dilim. So gusto ko lagyan ng ilaw sa saan, and very efficient pag naglalagay kayo ng ilaw ganito sa kitchen. Tapos wala, ang bright niya, super nakaka-fresh. Ito talagang sulok na to. As in, kahit tinitignan ko yung mga before pictures and ganyan, ang dilim talaga dahil mas dark pa yung paint dito. So parang ako, okay, anong pwede natin ilagay dito na hindi siya makakastorbo sa fridge? Ay ang mirror. Kasi yung isang mirror natin doon, kahit malaki, hindi makita yung paa mo. Pero syempre, gusto pa rin natin ng space kung saan pwede nila makita yung, ayan, meron silang full-length mirror talaga. Tapos nagre-reflect din siya ng light. So visually, hindi mo kang ang dilim, like ang kweba-kweba nung side na yon. Tapos, dito sa dining area niya, ito yung ginawa natin dito. Gusto niya dito ilagay yung TV. Ito yung pre-provide nila kasi feeling ko hindi naman sila like manonood exage ng TV dito. Pero gusto pa rin nila ng option. So, sobrang perfect niya. Like, kahit na yung TV, ang cute, diba? Bumagay sa space natin. So, naisip ko is install na lang tayo ng shelf para functional pa rin, pwede sila dito maglagay. Siyempre, bumili pa rin ako nitong pink na bowl, green na plates natin. Tapos, at the same time, naglagay ako dito ng konting artwork para hindi na-highlight yung TV. Parang ano lang siya, part lang siya ng gallery. Actually, yung isang artwork doon, yung pusa na nandun, as in, kamukha ng pusa niya. Nakita ko lang yung illustration na yan. Inedit ko lang siya para mas maging pink, pero wala, sobrang kamukha ng puso niya, natuwa ako. Naglagay tayo dito ng white na pedestal na table na very clean lang. Tapos, nung unang beses ko palang nakita tong chair na to. Parang ako, shucks, gusto kong gamitin yan. Tapos, napaka-modern lang with the black lines. Wala, nakakatuwa. Bagay siya dun sa space natin. And, isa sa pinakamalaking impact talaga yung flooring natin. Kasi originally, yung floor dito is dark as in, like, sinasuck-in niya lahat ng light. Napalitan natin siya nitong very light oak na fresh na color na talagang naging super aliwalas yung space. And dito naman sa bedroom area natin. So, kinip lang natin dito yung original nila na sheer na curtain. Pero, gusto pa rin niya na may blackout. Pero parang ayoko na ng original na blackout. Like, ang heavy tignan kasi nandito siya sa harap tapos ang dark. So, parang ako yung blackout natin. Ilagay na lang natin. Lagay tayo ng blackout blind sa likod. Para nandito pa rin yung sheer na curtain. Pero, may option sila na ma-blackout yung space. And, isa sa request niya dito is magkaroon siya talaga ng study nook. Kasi nga, nag-aaral siya, law student, kailangan, di ba, like, very important nito. And ang napag-usapan talaga namin is dito siya ilalagay kasi ito yung pinaka-perfect na space para sa kanya. Ito na kasi yung existing nila na closet. So, meron siya ditong corner na sobrang cute, like, ang ganda! Maglagay tayo ng shelf sa taas kasi gusto niya maglagay ng mga books. Pangalawang request niya is, dito rin siya mag-makeup. So, para ako, syempre, hindi naman tayo maglalagay ng malaking mirror para habang nag-aaral siya, hindi naman hindi masyadong distracting, kaya naglagay tayo dito ng makeup mirror. Meron din ako nito, kaya alam ko na functional nito. Tapos, pagtapos na siya mag-makeup, yan, tatabi lang niya itong office chair na binili natin. Sobrang yung cute. Like, dati ko pa rin gusto itong chair na to. Tapos, nung before pa, bago yung start ng project, wala sila ng green option.
Tapos nung naghahanap na ako para dito sa project na to, as in merong green option, nung nakita ko siya, ito na yung gagamitin natin na chair. And dito naman, syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung mga cats nga. Dapat meron din silang space, cozy space, kung saan sila pwedeng tumambay. And meron si Lia ng buong condo, sila yung pusa meron din cat condo dito. Parang feeling ko ma-happy sila dito. Hopefully is gamitin talaga nila. Ito yung ginawa nating setup sa bed area niya kasi sabi niya hindi niya kailangan ng malaki. Like kailangan lang niya ng cozy space. Parang ako gusto kong ibahin yung layout nitong bedroom area niya para mas very, wala, merong Korean apartment feel, di ba? So, ang una-una natin ginawa is, inikot natin yung bed para very maluwag yung space dito sa harap niya. Tapos, ang binili nating bed is, itong may lightwood na headboard. Para meron pa rin siyang solid na headboard, pero ang naisip ko, para mas cute, mas mukha siyang, mas may casual feel is, nagpalagay ako dito ng parang wood look na terno dito sa headboard natin. As in, yung itsura niya is, para siyang naka-L, very may cozy nook, nagmukhang built-in tong bed na to. Nagpalagay na rin tayo ng lighting dyan. Na-imagine ko to pagkagabi. Ang cute nung feel nung corner niya. Tapos syempre, double purpose yan. Pwede pa tong gamitin side table, patungan ng cellphone, or kung ano-ano. Very nag-iba yung feel dahil lang dito sa sinetup natin. Tapos, meron pa rin tayong outlet on both sides. Ang ginamit nating frame naman dito is black para mag-match dun sa ibang black elements natin doon. Kamukha rin ng pusa niya yung dalawang illustration na nakita natin. Naglagay tayo nitong Korean-inspired natin ng mga bedding. Meron pink sa ilalim, so bumagay. And pinili ko rin talaga tong bed na to dahil meron siyang dalawang drawer dito sa ilalim. As in, ayan, makakadagdag pa. Ang daming malalagay dito sa space na to. So, ang dami nating storage and sobrang perfect niya para sa overall feel nitong space natin. So, ito na yung makeover natin sa Korean Hotel Cat Inspired. Nakuha ba natin yung feel na yun? Feeling ko naman nakuha natin, na-achieve natin yung look. Ang gaan sa feeling, as in sobrang fresh na niya ngayon, nai-imagine ko na may enjoy niya tong space habang very crucial yung nag-aaral siya, di ba? Napakahirap. So, at least pagdating dito, pwede siya mag-aral, pwede siya magpahinga, pwede siya mag-relax. Sobrang excited na akong makita niya dahil as in, zero. Wala siyang idea anong gagawin natin dito. So, Hopefully talaga matuwa siya and ma-enjoy niya tong space niya. Kaya, Elika na, tawagin na natin siya. Sandali lang. Konting tiis na lang. Makita mo na yung condo mo. Wait lang. Wait, sige. Okay. So, naaalala mo ba itsura nito before? Malungkot. Sobrang sad. Sobrang dilem. Imaginin mo itsura niya before. Ready ka na? Okay. 1, 2, 3, open your eyes. Wow! Excited! Nakaga nag-open! Yan na yung bago mong condo. Your coffee corner. Oh my god, I love it. And wait, ito sa kitchen natin. Bedroom review. Bedroom, let's go. Corner mo, may study space mo with the shelves. I love it. And I feel excited lang mo. Itong corner to, kasi dyan ka mag-sustay ng matagal talaga. Oh, okay. So, kailangan very cozy. May cat. May condo. Siyempre, hindi pwedeng ikaw lang ang cozy dito. Oh, dapat sila rin. And, your bed. So, kamukha nila, diba? Super! I added this. The floor, diba? So, delicious. So, ito ba yung in-expect mo? Oh, thank you. So I'm really hoping na talagang very conducive na to pag nag-aaral ka. May enjoy ka talaga. Mag-relax. Yun yung goal dito, mag-aaral tsaka makapag-relax siya dito sa space. So I'm super happy na happy siya. Yun naman ang goal natin. Success. Thank you. No problem. Enjoy your new space.